ito, Paleo Hebro. Mayroon kayo, kailan mayroon kayo dito sa absin ninyo? Kasi para mapag-aralan nyo to. Oh, nasaan dito ang ano? Ang Yahawa. Ayun. Ito, Yahawa. Ato. Shit. Lakan. Hara. Hara ay. Ya. Ato. Wama. Aw. Wama aw. Dabar Yahawa. Lakan Hara Harayam Shama Shamaan Shamaa Shamaau, Shamaau, Tabar, Tabar, Yahawa, Shamaau, Dabar, Dabar, Yahawa, Dayan. Ngayon sa verse 10, eto, pakinggan ninyo itong ating sa sinasabi, laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang mangyayari sa aking mga tupa. Ayan, eto tayo yung sinabihan. Hindi ko na kayo gagawing pastor upang hindi na kayo mabusog ang inyong sarili. Yan yung tinira, nagpakabusog ng mga pastor. Hindi ginawa ang tungkulin nila bilang pastor. Ilalayo ko kayo. Ilayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Kasi pasaway. Ah, yan ito yung sa ano. Ah, pero nakalagay, oh, Lord God, ah. Panginoong Diyos. Pero doon, wala nang banggit doon. Oh, magkaiba ang translation, di ba? Kita mo, ha? Walang binanggit na Lord God dito. Good News Bible to, pero hindi to Good News Bible. Pit news o bad news. Wala o, kulang o. Pero pagdating dito sa King James, oh, may Lord God na. Oh, may Panginoong Diyos. Iklaro na ang dalawang pangalan ni Satanas. Ngayon, oh, nasaan ang Yahawa? Adana Yahawa dyan. Taas. Taas. Adanay. Adanay. Yahawa. Adanay. Yahawa. Kailangan marunong talaga kayo magbasa dito. Hindi natin basahin lahat kasi mahaba pa pa ito. Ito, King James. Oh, Lord God. Oh, Lord Jehovah. Oh, pero mo, Lord God, Lord Jehovah. Pero ang original niya, Adanay Yahawa. Adanay Yahawa ang original, pero ilagay dito Lord God sa King James, sa American Standard, Lord Jehovah. Paano pinagluyo po ang tao at transition ng iba-iba? That's why nag-iba-iba mga doktrina, may mga Jehovah Witness, may mga Lord, ano, Lord Philosophy. ano na, saan dito ang Adanay Yahawa? Adanay Yahawa, yan o. Adanay Yahawa. Adanay Yahawa.
Oh, dito kalagay, Lord God, oh. Oh, Adonai, Yahawah. Oh, sino ba yan si Jehovah at saka si Yahweh? This is Jehovah, the Hebrew Christian God. Did you know Yahweh, Jehovah is a pagan God? Ito, puli ninyin, o may pakpak. Si Satan po yan. Si Jehovah, si Yahweh. Ang Adonai Yahawah, pinalitan na Yahweh. Pinalitan na Jehovah. Pinalitan na Lord. Oh, is Yahweh, is Baal? Yahweh, the title Baal was the synonym or in some context of the Hebrew Adon. Oh, ah. Oh, Hebrew Adon. Di ba Adonai, ginawa ng Lord? Oh. And Adonai, hindi Adonai, Adonai yan eh. Yung ano, Adonai. Kasi ginawang una, modern na. Adonai. Ginawang Lord. Isip to si Lord, si Satan to eh. Mamaya. Si Yahweh. However, according to the, it's not context, that is, the name Baal was identified, applied to Yahweh in the early Israelite history. Yun ang dahil pinapalo ang mga Israelita kasi nagsisimba sila kay Baal. Sino yan? Si Yahweh. Si Yahweh ay si Satan. Si Baal. Oh, Yabi. Yahweh, Jehovah, Satan. Oh, YHBH. Satanas po 'yan, ginagay. Kasi yung Bible na hawak nga, sa buong mundo hawak, satanic Bible, corrupted Bible o satanic Bible. Kasi yung Yabi, Yahweh, Jehovah, Satan po yan. O yan, o. YHBH. Baal. Did you know? The Lord means Baal. The sun god, aka, Satan. Satan, Satan. Islam na, o. Satan. Si Lord. Di ba, Lord God, help me, Lord God. Wala lang si Lord God, si Satanas po tinawag nyo. Tapos tayo pa gawin masama. Tayo mali. E paano natin ma-prove na sila mali, tayo tama? Di ba makita na marunong tayo sa Hebrew? Marunong tayo magpaliwanag? Kung magturo-turo ka na wala kang alam sa Hebrew plate, magtumpanan ka lang nila. Kukutsain ka lang. Kailangan ma-prove natin na tama tayo, like original Bible ang ginagamit natin. Na hindi talaga yung Lord God, dahil Satan yan. Adonai Yahawah talaga yan. Oh, si Lopercos ay tinawag ng mga Griko na pangalang Pan. Sino yan si Pan? Si Baal, si Lord, si Pan Ginoon. Pan. Lopercos, Lucifer po yan. Pan, Panginoon. Yung Panginoon, Satan din yun. Sa English, Lord, Panginoon. Si Baal po yan. Madalas na binanggit sa Biblia, isa lamang sa mga pangalan para kay Nimrod. Ito si Panginoon. Ang dakilang mga aso sa Genesis chapter 10 verse 9. Satan, ang Baal o ang English, Lord, sa paganong Babylonia. Si Satan po yan, si Panginoon. Panginoon ko, Diyos ko, Lord God, puro Satanas ang tinawag. Saan mo nakuha yan sa Biblia? Anong Biblia? Satanic Bible. Yan ang prove natin. Kasi nakakaawa sila eh. Na yung kaalaman ko maipart ko sa inyo. Pero kung ako lang makatanggap sa reward sa langit. Sabihin mo, hindi natin tuturo sa mga tao? Tuturo natin to. Hindi pwede itago-tago ito eh. Then matakot ka mawala kang membro? Eh kung ayaw nila, mga kambing yan. Ang mayan ni Tili, yung tupa. Kasi ang tupa makinig talaga yan, sumunod. Sa ano, talagang nangigigil pa kung magturo doon. Pero lumalago kami. Kasi naintindihan nila, dahil hindi nila kung mga tupa. Pero mayroon din niniwala na hindi na matin. Mga kambing yun. So yun,
Kasi kailangan sabihin natin ang totoo kasi nasa huling araw na tayo, hindi natin magpabagal-bagal. Nandito na eh, yung mga vaccine lagas yan, kadagalan yung mga ang side effect yan, zombie, ang labas. Hindi naman totoo yung coronavirus, hindi plandemic, hindi naman pandemic, plandemic, plano talaga kasi gusto na sakupin eh, sa tanas ni Panginoon, ni Lord God, ang mundo. Sakupin na nila eh. O yan, Lord, the Lord, ha Satan, the Lord, Baal, ayon sa Jeremiah chapter 23, verse 27, if Baal means Lord, then we should not use the word Lord. O, dito Jeremiah, ito, basahin nyo, no? Kaya lang yung mga Israelita, napalo sila, dekete yun, mayroon pa mga Israelita, ang Yahweh pa rin eh, Baal yan eh. Pero ito mga ano, ito si Parasa, nakausap ko kahapon sa video call, gusto siyang pumunta rito para mag-conduct siya ng seminar, magturo sa atin. Ano yun? Si Parasa, may kasama natin sa ano yun eh, sa chatroom natin. Ito Hebrew, nasa Mexico siya nakatira. Tatlong asawa, limang anak, ang siyam na anak sa tatlong asawa. Tinanong ko, how many your wife? Only three. How about you? Only one lang. Sabi ko, only one lang. Sabi, how old are you? 64. Sabi ko, you are not like 36. Sa video ko, nakita niya, parang 36 na ako. Balbas na dito. Ano, 43 siya eh. Nasa ano natin, basta Parasa. Siya yung nagturo sa akin, yung na talagang yung nabuo ko yung outline na ano, yung New Year, apat na New Year sa ano. Gusto niyang pupunta dito para magturo sa atin lahat. Doon ko kumukuha ng knowledge sa kanila. Hindi tayo, sarili ang research natin, sila nagbibigay sa akin. At kasama natin sa chatroom yun. Call upon His throne name. His name is not God or Lord. His name is not God or Lord. And it never was. Hindi talaga yung pangalan niya. Sa Tilihim, sa Psalms 74, verse 18. Remember this. Ang sabi ng Psalms 74, 18, the enemy has reproached Yahweh. Talagang hindi natanggap Yahweh. And the foolish people was despise our name. Your name. Yung mga kumakalaban talaga na ayaw tanggapin pangalan niya, mga police people yan. Tignan mo, Yahweh . Yahweh, di ba? Sa 17:34. Tignan mo. Good news. Dito sa ano, Lord God. Panginoong Diyos. Ezekiel 34, verse 17, ha? Isa natin kasi mag-alas 9 na. Mag-alas 9 na tayo. Ayan. Saan yan ang Adonai Yahweh? Adonai. Hino. Ito, Adonai Yahweh. Pero nakalagay doon sa good news, Yahweh, ang Yahweh. Porang walang mo, pero doon, Lord God, sa ano? Sa King James. Pero Adonai Yahweh. Makita mo, may comparison tayo eh. Dito, Lord God. Dito, Lord Jehovah. Sa American Standard Version, Lord God. Pero ang original Bible, Adonai Yahweh. Dito sa Late Ancient Hebrew. Ano ba sa inyo? Adonai Yahweh. Adonai. Ito, Yahweh. Adonai Yahweh. Pero ginawa na, Lord God. Pero mga pinagluloko tayo. Yahweh. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa malusog na mahinang tropa.
Sa 20 yan, ha? Sabi niya, Yahweh do, dito, Lord God, sa Tagalog, King James, ha? Panginoong Diyos. Sabi dito, ako sa makatuwid bagay, ako ang maghatol, maghatol sa mataba at tupa at sa payat na tupa. Saan ang Adonai Yahweh? Yano, dulo. Ano to basahin? Alahayam. Ito. Adonai. 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 Yahweh. Yahweh. Alahayam. Alahayam. Adonai. Yahweh. Alahayam. Pero nakalagay doon, Lord Jehovah lang. Asahin niya sa ano? Lord God. Lord God. Pero dito, kumplito. Adonai. Yahweh. Alahayam. So, alahayam. Plural. Ang singular, ala. Tama nga Muslim. Powers. Lord God. Ito, Lord Jehovah. American Standard Version, Lord Jehovah. Baka ito ang gamit ng mga Jehovah Witness, no? Kasi nakalagay ano, kanya-kanya sila ano, ito, Lord God. Ito. Basahin ito. Adonai. Adonai. Yahweh. Alahayam. Alahayam. Pero dito, Lord God lang. Walang Yahweh. Walang Adonai. Kumpleto dalawa, tatlo to, Adonai, Yahweh, Alahayam. Ibig sabihin, ito yung ginagalang, parang ano to, Adonai kasi parang share, ma-share na posisyon ni share, o kagalang-galang, His Excellency, si Yahweh na makapangyarihan. Kagalang-galang na si Yahweh makapangyarihan. Yun ang ibig sabihin yan. Pero dito, dalawa lang, Lord God na lang. Puro sitan to, si Lord, si sitan. Si God, si sitan. Pita mo, satanic Bible. Yun ipoprove natin, ang hawak-hawak ni Biblia, satanic Bible. At talagang yung salami kay dadalhin ang alaman Diyos kay Satan. Isa kay dadalhin niya, yun ang kinikilala nyo. Kasi ang dami talaga mapunta sa impyerno. Yun ang mission natin. Nauna sa lahat, matuto tayo dito. Anong sabi nito? Ang tupa nakikinig, naniniwala at sumusunod. Subalit ang kambing nakikinig, hindi naniwala at hindi sumunod. O maproba natin, may talatang sinabi si Yahweh siya dito. Dito sa ano? Ito. Sa John chapter 10, verse 26 to 27, sabi niya, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang ng ating mga tupa. Nakikinig sa atin ang ating mga tupa, nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino man makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa atin ng ating Ama, siya ay higit na dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng ating Ama. Ngayon, magkimi-kimi ba tayo magturo? Matatakot tayo ituturo ang katawan, baka mag-alisan sila? O hindi, kambing sila. Matirang matibay. Gusto ka mag-alaga kambing dito? Kasi ang kambing, hindi talaga maniwala, ngunit ayaw mo maniwala. Sapagkat hindi kayo kabila at mga tupa, makaayon lang maniwala sa ituro mga tama, kambing yan. Pero ang tupa, nakikinig sa akin ang ating mga tupa, nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin. Ngayon kung sabihin mo, dahil natin ituro, hindi natin biglain, para di mo na,
tulad sa langit, pag ganyan ang strategy mo, natatakot ka. Ako, lantara ko rin, dumadami kami. Natakot ka mawala ang katupa? Gusto ka mag-alagad kambing? Kailangan ng memory sa lingkod. Pasawa yan. Hallelujah. Gusto ko lang i-inkari sa iyo, kailangan magturo tayo sa katotohanan, buong tapang, nangigigil, ituturo natin ang totoo. Hindi natin hap-hap, aturo natin hap-hap, kasi natatakot tayo, mawala sila. Huwag ganun. Lingaw yung sinabi niya, oh. Yung hindi nakikinig, nakinig, oh, hindi maniwala, ngunit ayaw niyong maniwala. Pero nakinig yan, ha? Hindi maniwala. Kasi nakinig, hindi maniwala. Paano sila sa masabi hindi naniwala kung hindi nakinig? Nakinig yun. Kaya lang hindi naniwala. Kasi kambing sila. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa. Ngayon, pag ituro mong totoo, hindi naman ka na personal sa kanila eh. Ang tinuturo mo, pinakita mo lang ang original Hebrew, original Bible, i-compare sa Bible na hawak ng mga tao. Pinakita mo yung comparison. At paano mo mapakita ang comparison na mismo sa Hebrew, hindi ka makabasa? Ito na mabasihan natin eh. Na ipoprove natin eh. Na mahalagang matuto. Ngayon, kung totoo kayong tupa din, magpusigi kayo mag-aral. Pero kung ayaw mag-aral, magdudura ako, kambing kayo. Oh, gano'n na yan eh. Ako pa mula nung nagsimula ang katakot-takot na mahirap na dadaanan ko sa pag-ministry hanggang dumating dito. Kasi seryoso tayo eh. Magbutasan ako sa nagsichange ang bahay. I-culture ng Hebrew yan eh. Titignan mo doon tatlong asawa eh. Eh bakit sa Bible sabi niya isa, ihintin yun eh. Si Pablo apostol ng hintin, siyempre isa lang ituturo. Si apostol po, apostol ng hintin niya din sa Hebrew eh. Ipag-Hebrew kasi lang ano, ano tinuturo. Yun lang, basahin yung konti kung ano. Pero dahil hindi tayo sanay dito, hindi tayo pwede magsabay ng tatlo. Sa isa lang, kung mawala isa, palitan ang isa. Para kami, Pastor Mel. Pero kami, pupuntasan kami doon kami ng kasalan. No, mali kayo dyan. Hindi sabihin mga Muslim, mga mali. Ang mali doon, ginagalaw mo babae, hindi ka rin kasal. Dahil kasal mo na bago mo galawin. O hindi ko sabihin, bas-bas. Kasal yun. Hindi ko rin galawin mo babae na walang bas-bas. Communication yan. So, ganon. Pero ito ituturo ang tama. Yun ay pupunta sa ano eh. Yun ang ibubunta sa akin personal. Isa pala. Pero makikita mo kung you know the truth shall set you free. Yaman. Kasi yun ang katotohanan eh. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang ang mga